can you multiply multiple digit numbers without writing anything down? That's what we're going to talk about today. Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you're interested, don't forget to hit subscribe and hit the bell icon para hindi mo miss yung mga paparating pa lang na lessons. Like I said in the intro, I'm going to teach you some of my techniques on how you can multiply ito multiple digit numbers without writing anything down. Ang goal ko dito is for you guys to hopefully be equipped with something to use, lalo na if you're taking aptitude tests na may time limit at hindi kayo pinapayagan gumamit ng calculator. You can also use this technique pagdating sa estimation kasi pagdating sa multiple choice question, sometimes you don't even need to know the exact answer. You just need to eliminate yung mga hindi pwedeng maging tamang sagot. And I'm going to walk you through how you can do this. So in order for me to explain better, I'm going to switch over to my PC. I'll see you in a bit. Okay, so ito yung lesson natin on multiplying numbers. This is a speed math technique that I use. I call it break them up. Hindi yan sa magshota or sa magjowa. Pero we're going to break up yung mga numbers na minumultiply natin. I actually discussed this technique medyo fleetingly lang dun sa mga exclusive explainer videos for the practice test booklets. I talked about a few of those. I used this technique actually sa ibang mga questions doon. So kung meron kayong booklets, meron kayo ng videos, probably nakita nyo na sinample ko to. And nagamit ko na rin siya sa ibang mga earlier videos ko. Pero hinever ko siya na-discuss. So I figured this could be helpful for you guys and that's why we're going to talk about it today. Now, bakit natin siya gagamitin sa multiplying numbers? Now again, may option tayo if you want to use the traditional technique or the traditional method, pwede rin naman. Kaya lang, if you notice, if you start multiplying numbers, lalo na kung multiple digits, like ito, two-digit number siya, meron kang 1, meron kang 2 to form yung 12, sometimes it takes time for you to solve it. Kasi ang sabi ng teacher, ang ginagawa natin, di ba, we move from yung right muna. So 4 times 2, that would be 8. Tapos, ngayon, iisa-isa natin yan ngayon. So, 0 times 2 is going to give you 0. Kasi any number multiplied by 0 is 0. And then, you will have yung 3 times 2, which is going to give you 6. Okay? That's the first level. Tapos, mag-second level ka pa ngayon. Yung second level mo would be 4 times 1. 0 times 1 and 3 times 1. Now, nagkataon, times 1 lang naman. So, medyo madali lang yan. Ang gagawin mo lang dyan, would be, kakopy mo lang siya. So, 4, 0, 3. And then, yung last step is you're going to add this. So, 8, yung dulong number. And then, 0 plus 4 is 4. And then, 6 plus 0 is 6. And then, yung 3, dahil wala na siyang kasama, bababa mo lang siya, 3 yung sagot. So, 3, 6, 4, 8 yung final answer. Now, okay lang siya. Honestly, madali. Nakasanayan na natin. Pero ang thing kasi is, if you're taking an exam na may timer, merong time limit, meron kayong restrictions like kulang ang scratch paper or walang calculator, hopefully, itong option na bibigay ko sa inyo, makatulong sa inyo. Kasi ito yung ginagamit ko talaga, lalo na sa estimation. Okay? Now again, we're going to take the same problem. So alam na natin ang sagot 3648. I-confirm natin mamaya if we'll still get the correct answer, no? Ito yung speed technique. Now, instead of going like this, ganyan, lahat, tas isa uli na level, ang ginagawa ko is bine-breakdown ko siya into numbers na mas madali kong maiintindihan. So, for example, yung 12, ang 12 kasi pwedeng 10 and 2. So, instead of multiplying 304 by 12, I go straight to multiplying 304, the same number, to 10, and then i-multiply ko rin siya sa 2, and then i-add ko lang siya. And the more you do it, the faster you get, the easier it will be for you to do things mentally. Let me show you how to do it, okay? So, 304 times 10, I go straight to 3,040. Kasi ang times 10, lalagyan mo lang ng 0 sa dulo. Okay? Now, bakit ito makakatulong sa exam? Kasi alam mo right away na yung tamang sagot has to be higher than 3,040. So, kung meron kang options A, B, C, D, or A, B, C, D, E, titingnan mo, the answer has to be higher than that. Mas mataas dapat siya sa 3,040. Now, kung nagkataon na dun sa options, isa lang ang mas mataas sa 3,040, automatic siya na yung sagot.
yun yung sinasabi ko na reason ba't nakakatulong siya sa speed sa exams. Kasi, hindi mo na kailangan ngayon isolve ng buong-buo yung problem. Pwede mo nang simulan doon. Now, kung kuyari, dalawa yung mas mataas sa 3040, that's the only time you're going to move to yung next step, which is yung times 2. Now, bakit ito madali? Kasi any number times 2, kaya natin i-mental math. Okay, 304 times 2, that is just going to give you 608. Okay, now kung hindi kaya i-mental, times 2 nyo lang, isa-isa, 4 times 2 is 8, 0 times 2 is 0, tapos 3 times 2 is 6, 608. And then, I'm just going to add this. Okay, now again, kahit sa isip lang, makikita mo agad, yung sagot is still 3648. It's still the same as yung question kanina. In fact, ganito rin halos yung nakasulat doon, magkaiba lang ng pwesto. Kasi if you notice, doon sa traditional method, yung 608 lang yung nasa taas, yung 304 nandito sa baba. It's still the same. So, final answer is the same. Now again, ano yung break them up na method? Ang break them up na method revolves around yung i-multiply na isa. Okay? Ihahatiin mo lang siya, dapat yung total, kasi diba, 10 plus 2 is 12. Yung total na i-multiply mo, mabubuo mo dapat yung 12. Tapos i-multiply mo lang siya ng paisa-isa. Na kung naisip mo, coach, para mas komplikado pa to kasi doon sa traditional method. That's okay. Again, kung sanay na kayo doon, nahihirapan kayo na mag-unlearn before you learn something new, you can stick to what you are used to. Pero kung hindi pa or gusto nyo ng alternative, pwede nyo practice into a few times and you'll see if nag-work siya or nag-click siya for you and your style. Okay? Now, another thing actually na pwede nyo i-breakdown would be itong 304. Pwede mo rin siyang gawin ganun. 12 times 304. So, I will just multiply it by 300 and then multiply it by 4. Now, bakit yun madali? Kasi yung 12 times 3 is just 36. Tapos may dalawang 0, 3600. Tapos yung 12 times 4 is going to give me 48. And if you notice, pag in-add ko yan, 3648, pareho pa rin siya dito. Okay? Now, bakit ganun? Kasi ang multiplication, merong property, ang tawag natin, commutative property. I talked about yung mga properties ng addition and multiplication in another video. I-hit nyo na lang yung i-button dito sa taas if ninyo pa yung napapanood. Pero basically, ibig sabihin niya is that 304 times 12 is equal to 12 times 304. So, ang gusto kong maintindihan ninyo is, or makuha ninyo is yung freedom to be creative about math problems. Kung nahihirapan kayo sa traditional method, i-manipulate nyo, igalaw nyo yung ibang mga numbers, pareho rin naman yung kakalabasan. Okay? Now, let's talk about another sample. Eto, let's take things up a notch. Kasi yung 304 times 26 or 26, hindi na siya kasing, sabi natin, dali nung isa kasi hindi na siya times 12. Hindi na 1 yung simulang digit, so hindi na siya times 10. Pero what can you do about it? You can still use the same technique. Ibe-breakdown lang natin siya. Again, yung 26 bubuin natin. So, pwedeng times 20, tapos times 5, times 1. Now, again, bakit ko binbreakdown na ganito? Kasi may technique tayo sa times 5. If hindi nyo pa napapanood yung speed math technique natin, I shot it during the YouTube Next Up event in 2017. I had guests noon. So, if you know sila Raf, sila May, sila itong mga iba-ibang mga YouTube people din from my Next Up batch, nandun din sila. So, if you want to watch that, panoorin nyo na lang sa taas. I'll show you that later, no? Pero again, ang konsepto is, bubuin mo lang yung 26. Dapat 25-1, dapat maging 26 yung total pag in-add ko sila. So, buo na yung 26, pupunuin ko na lang yung information. Now, bakit madali pa rin yung times 20? Kasi ang times 20 is basically times 2, tapos lagay mo na ng 0 sa dulo. Kasi yun yung times 10. Okay? Again, bakit? Kasi para mabuo mo yung 20, that's basically 2 times 10. So, i-multiply ko lang siya sa 2, tapos lalagyan ko ng 0 sa dulo. Dadagdagan ko siya ng isang 0 sa dulo. Yun ang sagot. Okay? So, yung times 20, 304, times 2, 608. Yan yung times 2. Nito. Ngayon, dahil nga times 20 ang hinahanap, lalagyan mo lang din siya isa pang 0. So, 6080. Tapos ka na doon. Now, again, kung mayroong options, titignan mo, dapat ang sagot mo sa taas sa 6,080. Now, kung kunyari, marami yung ganun, dikit-dikit yung options, what do you do? Times 5 tayo. Ang times 5, basically, ang technique ko dyan is i-divide mo lang siya sa 2, tapos i-multiply mo sa 10.
Okay? I talked about that in the video. Parang kabaliktaran nung divided by 5 na tinuro ko just a few weeks back. Yun naman kasi iba yung technique ng times 2 naman yun eh. Times 2 tapos divided by 10. Ito, divided by 2 times 10. So, ang gagawin ko lang, 304, i-divide ko ngayon siya sa 2. Okay, that would give me 1. Tapos may carry ka dito, so 10. 10 divided by 2 is 5. Ito ay divided by 2 is 2. Tapos lagyan ko lang na siya ng 0 sa dulo. So, that is times 5. 1, 5, 2, 0. Okay? So, now, just by looking at it, alam mo ang answer has to be at least more than 7,000. So, again, pwede ka uli mag-eliminate sa options. Now, kung may dikit, pwede ka manigurado, magdagdag ka pa ng isa. So, isa is just 304. Tapos, i-add ko lang siya. So, this is 4. This is going to give me 10. So, 0 yan. This is going to give me a 1, yung kineri ko dyan. So, ito ay 9. Ito ay 7. So, 7904 or 7,904. Okay? Now, again, the more you do it, the faster you get. That is just to avoid yung confusion nung pag ganyan-ganyan at pag carry-carry doon sa traditional method. Kasi, hindi lahat ng tao komportable doon sa ganun, doon sa mahabang mga solution. Ako, honestly, ang reason that I do this, kung bakit I do this is kasi ako naman, careless ako. Nakakalibutan ko yung carry minsan or nawawaglit ko or nami-misplace ko. So, this is my way of solving it without actually solving it using yung traditional method. Now, I do have other techniques like this. If you're interested, let me know sa comments sa baba. Marami pang mga speed math techniques akong ginagawa na hindi ako sure kung ginagawa ito ng iba or kung may pangalan doon. Pero, hopefully, makatulong din sa inyo. Now, of course, hindi naman enough na ako lang yung nag-explain. I want you to try it out for yourself. Doon sa earlier video ko, I noticed na some of you guys actually were surprised sa sarili ninyo. Parang nagulat. Kayo mismo nagulat kayo na nakinaya niyo siya i-solve ng just a few seconds, no? Pero, I hope yun din yung mangyari sa inyo. Nakakatuwa lang din kasi makikita mo talaga eh. Katulad ito si Rafael Babida, sabi niya, wow, nakuha ko in less than 1 minute kahit bobo ako sa math. Thanks, by the way. So, again, ang gusto ko dito is for you guys to experience na, ay, ako rin pala, kaya ko rin pala yung mental math. Madali lang din pala siya sa akin. Okay? So, this time, I'm going to give you a minute to try it out. Again, try to use yung method that I taught you guys. Okay? So, your timer starts now. Alright, so let's see how you did, okay? So, 232 times 32, okay? Now, again, ang gagawin lang natin is bubuin natin yung 32. Kailangan makompleto natin siya. So, i-break natin siya. So, let's break them up. Ang gagawin natin would be is-split natin siya into times 30 and times 2. Now, bakit? Kasi yung times 30, madali lang. That is just times 3. Lagyan mo lang ng isang 0 sa dulo. So, using this number right here, you can deduce na kung 232 times 30, that would actually give you, times 3 muna, 696, and then add a 0, 6960. Again, kung may option sa exam, alam mo, yung answer has to be higher than that. Ngayon, 232 naman na ngayon times 2. Okay, yun na yung second na part. So, ang gagawin lang natin, 232 times 2, again, gagawin natin 2 times 2 is 4. 3 times 2 is 6, and then 2 times 2 is 4. So, 4, 6, 4. Ia-add lang natin siya ngayon. So, 4, tapos 6 plus 6 is 12. This is going to give me 14, and then this will be 7. So, the answer is 7,400 and
2024. Again, I hope nakatulong sa inyo yung technique. I hope ginamit nyo ito instead of the traditional method. And I just want to emphasize na hindi lang ito pang two-digit number. Kasi kung gagamit tayo ng mas malaking number, for example, if we're going to multiply 232 by sabihin na natin 121, you can use the same technique of breaking it up to break this up into parts. So, times 100, times 20, and then times 1. Again, ang goal natin is mabuo natin ang total dapat, 100 plus 20 plus 1, 121. Okay? Pareho na siya, so pwede na natin siyang i-break down ng ganun. So, ang 232 times 100, that is just 232, that's dalawang 0. 232 times 20, that is just 4, 6, 4, and then 1, 0. Kasi times 2, tapos lagi wala 0 sa dulo. And then yung times 1, kukopihin mo lang siya, 2, 3, 2. So, you have 2, 7, 0, 1, tapos 7, 8, 2. So, ina-add ko lang siya lahat. The answer is 28,072. Okay? And again, the more you do it kasi, the better you'll get, the faster you'll get. And sometimes, you won't even need to have a pen and paper handy. Pamimental nyo na siya. Okay? Now, sa simula, siguro, maganda, pero na may papel ka rin para ma-write down mo lang ito. Pero if you notice, at least dun ka na, dun, isusulat mo na agad, sagot na agad. Hindi na yung dadaan ka pa sa 232 times 121, tapos iisa-isahin mo pa yan ngayon, iisa-isahin mo pa. Medyo mas tedious siya. Ang thing lang, diretso ka na dun sa sagot. Yun yung reason kung bakit ginagawa ko tong break, yung break them up na technique. Okay? So, sana makatulong sa inyo sa exam. Alright, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Sana nung mag-exam din sila. Para mas marami tayong matulungan. And as always, if you want to reach out to me directly, you can go to www.facebook.com/teamlyqa. If you have any requests sa mga topics na paparating, don't forget to comment below. Let me know. And you also can also message me sa Facebook page. You can also find out yung mga schedule ng review events, more about the online review program, and yung mga reviewers that I make there. And I would love to reach out to you, talk to you, and engage sa isang conversation. And if you haven't subscribed yet, don't forget to hit subscribe and hit the bell icon para malaman ninyo pag may mga bagong mga content. I try to make at least one new video lesson every week. And as we always say in this team, never stop learning. Adja adja, kaya niyan. I'll see you in the next video, and bye for now.